Cases po nila sa trans, sa third trans, hindi po, sa second trans, hindi pa po ibinibigay. Meron pong status ko, anti-order. Dahil po sa monthly special allowance 4212-9227. Okay. So, ibig sabihin na na-delay ho ng konti yung increase ho? Opo. Tapos, pero reflected na ho yun sa 2011? 2011 po. Okay. Yung susunod ho na entry, longevity pay, ano ba ho ibig sabihin niyan? Ano po ito? After 10 years po na naging as a associate justice, meron po silang longevity, they are entitled to receive longevity pay. Ano ho ang basehan niyan? Batas ba ho yan? O parang Supreme Court resolution? O parang may batas po tungkol po dito. Okay. Pero hindi ho kayo sigurado? Hindi po ako. Okay. Next entry, PERA. What does PERA stand for, Ms. Bayuga? Personal Economic Relief Assistance. Okay. Pero ito po nung una is 1,500. Then inalis po natin, inalis po yung ADCOM, isinama po natin sa PERA. Teka ho, ano ba ho yung ADCOM? Sinasabi niyo yung ADCOM, yung susunod na entry. Opo. Ano ba ho yun? Additional compensation po in the amount of 500 pesos a month. Okay. Ano ho ang basehan nun? Meron, nasa GAA din po yan dati. So, lahat ho ng government offices may ganyan o kayo lang? Ang alam ko po, lahat pong agency meron. Okay. Ito hong next entry, RATA. Ano ho ibig sabihin ng RATA? Representation Allowance and Transportation Allowance. Okay. So, doon sa pangalan ho, ito ho yung mga allowance na binibigay kay Chief Justice para sa transportation at saka para saan pa ho? Representation allowance. Ano ba ho, pag sinabing representation, ano ba ho ang ano, what would fall under that category? That is commutable allowance po, for miscellaneous expenses. Katulad ho ng ano? Hindi ko po alam ko ano po yung ginagastos nila sa RATA. So, ang ibig niyo sabihin, ito ho binibigay sa Chief Justice monthly? In a monthly basis. Pero the Chief Justice is going to use this for his transportation expenses. Opo. At saka representation. Siguro ho yung mga restaurant, kakain sa labas, mga ganun ho. Hindi. Hindi ba ho dahil RATA yan, dapat yung pera ho pumunta talaga sa ano, sa transportation tsaka representation. Opo. Hindi naman ho salary to, di ba? Opo. So, these are funds which are used by the Chief Justice as a function of his office. Ginagastos niya ho ito dahil Chief Justice siya, para may panggastos siya, may panggasolina siya. Tama ho ba 'yon? Opo. Okay. So, since ginagastos niya, hindi niya ho inuuwi ito, hindi ho kanyang pera to. Ginagastos niya bilang isang opisyal ng Supreme Court. Hindi niya ho binubulsa to. Panggasolina niya ho to, pang-transportation, restaurant, pag while he's on official business. Tama ho yun? Opo. Okay. Yun hong susunod, extraordinary and miscellaneous expenses. Next item na ho, yung last na ho. Ano ho ibig sabihin nito? Ito po, nakalagay din po, stated din po ito sa GAA for the use in the office po ito. Alam nyo ba kung anong, what particular use in the office? Miscellaneous and extraordinary expenses po. Hindi ba ho, ano yan, yung mga public relations, meetings, seminars, mga ganun, no? Diyan po na. Tama ba yan? Opa. Mga subscription to professional journals. Diyan ho papasok yan. Pero ito hong
extraordinary and miscellaneous expenses, ano ho ito, no? Kailangan may pruweba na ginamit ni Chief Justice para dun, para kailangan niya hong i-liquidate ito, no? Hindi niya pwedeng gastusin sa personal niyang gusto. Kailangan din ho as a function of his office. Opo. So, he has to make an accounting of where he spent these funds. Tama ho ba yan? Ang liquidation po nito, yung payroll po na ipinadadala namin sa COA. Pakipaliwanag nga ho yun. Ano ba ho ibig sabihin ng liquidation? Pagkakaintindi ko ho doon, ina-account niya kung paano niya nagastos. Tama ho ba yun? Yung po, sa amin po sa Supreme Court, it has been the practice na ang true payroll po ang payment na extraordinary and miscellaneous expense allowance. Ano ho ibig sabihin ng true payroll? Sinasama ho sa sweldo niya? Hindi po. Additional payroll po ito. Okay. So, pero ang paggamit ho ng pondo na ito para dun sa mga sinabi kong mga uses. At in the same manner, hindi niya pwedeng iuwi ito, magbakasyon siya sa abroad. Kailangan ginagamit niya for extraordinary and miscellaneous expenses of his office as for a Chief Justice, di ba? For the office. Oh, hindi pwedeng kanya ho, no? Opo. Hindi niya pwedeng iuwi ito. Hindi niya pwedeng isama sa bank account niya to. Tama ho yun? Opo. Okay. So, teka ho, ito ho mga allowance na ito, sinasabi niyo kailangan gastusin niya in relation to his office, di ba ho, as Chief Justice. Hindi niya pwedeng iuwi ito, hindi niya pwedeng isama sa personal savings account niya, hindi niya pwedeng gastusin for his personal use. Ibig sabihin, hindi ho talaga kanya yan, but it goes with the office, yung expenses ho na to. They come with the office and he's expected to use them as a function of his office para may panggastos ho siya. Tama ho ba yan? Opo. Okay. So, teka ho ah. Kahapon kasi sabi nyo yung actually headlines ho sa dyaryo kanina na yung kinita ni Chief Justice Corona 21 million. Yung kasi binasa nyo ho yung total kahapon, di ba? 21 million over 10 years. Pero hindi naman ho talaga kanya yung buong 21 million na yon, di ba? Kasi yung ang madami nga ho, sabi nyo, expenses nga ho niya. Dahil Chief Justice siya, may mga panggasto siya. If Your Honor, correct? Tama Your Honor, please, teka ho kayo sa Your Honor, please, the trend of the question tends to establish, Your Honor, that the witness has something to do with the appropriation, payment, and release of this amount. All that the witness stated is that she got the, all these items mentioned by her here came from already a long entries involving a long span of time. In other words, she has nothing to do with the appropriation, she has nothing to do with the payment, she has nothing to do with the determination of the validity of said appropriation, Your Honor. That is my point of objection, Your Honor. Kayo po ba ay involved sa pagre-release ng mga pera na yan sa mga magistrado? Yes, Your Honor. Oh. Yung pala, trabaho niya. Mm. No, this is release only, Your Honor. Only the payment po. We just prepare the payroll, disperse to them, then wala na po kami pakaalam kung saan po nila ginagamit. That's my point, Your Honor. So, kaya nga, payment, may kinalalaman ka. Opo. Opo, Your Honor. Kung paano nila ginamit yun, hindi mo alam. Hindi ko po alam. Ayun. So, pero alam nyo kung para saan dapat yung mga allowances na yun. Di ba ho? Hindi ko naman po. Sinabi nyo ho kahapon, yung functions nyo, ito ho, ito ho yung binasa nyo rin ho ito. Supervises and implement the policies, rules, and regulations related to the operation of the Cash Collection Disbursement Division. So, kayo ho nagsusupervise ng policies and rules. Supervises the activities of the personnel, custodian of all monies and other cash items, official receipts of the court, signs and cashes checks of cash advances for salaries,
allowances and other benefits. So sa inyo din ho nagnagaling yon, kayo rin ho pumipirma. Signs disbursement vouchers for cash advances, initial salaries, terminal leave with pay, and other payments made to official employees of the court.